Morning guys, pinapagawa na namin yung aircon namin. Nag-ashfall nga kuya, hindi namin niya napalinis. Doble na po ang naman ito. Talaga? Oo, di ba ashfall anong month yon? Tapos biglang nag-lockdown na, nawala na kami ng oras. Kaya siguro. Oo nga eh. Ayan, super dumi. Ayan, kung around tiga Cavite kayo guys, ilalagay ko na lang dyan yung link ng Facebook page nila just in case na gusto nyo. Kasi naka-promo pa sila. So, ayan. Until kailan po yung promo niyo, kuya? Tatapusin po natin yung lockdown. Yung month na to. Tatapusin lang nila yung lockdown. So, may ilang ano pa kayo guys, baka gusto nyo humabol. Ayan. Happy Wednesday! Ayan, inaantay ko lang yung order ko na pumunta daw kanina eh. Pero hindi ko narinig baka naliligo ako or what. But ayun, thank God at nakapagpalinis na kami ng aircon dahil ayun, sobrang dumi na nga daw. Siguro kaya isa rin yung cause na nag-allergy rin si Hugo dahil sabi ni Kuya, madumi na daw yung nalalanghap na hangin. Kaya medyo, ayun, observe ko ngayon. So, wait lang. Tinatawagan ko lang yung pinag-orderan ko. Dahil gutom na rin ako. Alam mo ba yung parang pag sa gabi, kakatas ko lang mag-workout. Tapos, makita ka ng food. Parang torture. Hello, ate. Asan na po siya? Ay, di ba po nakaalis? Naalan na lang po namin. Ayun, usapan kasi namin 12 o'clock. Eh, ang aga pala nag-deliver nung girl. Hindi pa namin narinig. But anyway, ayun nga, sobrang happy ako kasi nalinis na yung aircon namin. And wala, antagal rin namin nag-tiis. So, observe ko ngayon dahil nga... Pero pumasok ako, sobrang lamig ah. Diba, no? Ibang-iba. Buti hindi pa kailangan ng freon. Ang freon pala, hindi naman pala kailangan pala laging lagyan. Unless kapag papabayaan mo, hindi mo siya nalilinis. So, kailangan talaga at least... at least guys, 5 to 6 months talaga nagpapalis ng aircon. So, ang schedule namin next is sa November na. Every 6 months talaga, lalo pag may baby, lalo pag sensitive yung skin or what, kailangan talaga malinis at malinis talaga siya. So, ayun guys, pipick upin ko lang yung order namin dahil gutom na rin talaga ako. Kagabi ko pa nakikrave yan guys, as in, nato-torture yung feeling ko kapag after workout gutom ka tapos, anita dito, nakakita ka ng food sa feed mo. Eh, dapat kasi ang maganda talaga mag-workout sa umaga para malesan na yung kain sa gabi. Kaya lang, hindi maiwasan kasi nga may work si daddy. Eh, mag-hi ka pala muna sa kanila. Hey, hi guys! Ayan, hi. Good afternoon, everyone. Ayun, so later na lang guys. Ang agenda ko ngayon is kukunin ko... Ayan, si ate. Ate ba ito? Ayan. Ang agenda ko ngayon, kukunin ko yung face mask na mga in-order ko. Or baka naliligo ako. Kasi nagpa-ice kami aircon eh. Pasensya na. Kasi akala ko rin 12 i-deliver. Magkano lahat? 3.35. Sige. Kasi umorder din ako ng ano. Umorder ako ng barbecue para sa bahay. Tapos, ano to dad? Bagoong. Kasi magbabagoong rice ako sa Sunday. Yan ang lunch namin ni daddy. May gagawin ako. Natutunan ganyan kay Ate Sheila. Natutunan ko yan kay Ate Sheila na with chili corned beef tapos bagoong rice. Thank you so much Ate Sheila sa pag-share sa akin ng recipe. So, ayun, excited lang ako mag-prepare ng food. Actually, nakaka-excite mag-prepare ng food. Pero yung ligpitan time yung pinaka... Hindi may ko nagliligpit. Ha? Ligpitan time, buti na yung asawa ko may kusa. Hindi ko na siya kailangan utusan. Sinasabi niya na sa akin na nagluto ka na. So... Ako na yung porte niyan, ha? Thank you. Ayan, may kusa talaga. So, ayun. Tilang yung ano namin, yung sukle. But sobrang happy ako. At may dinaguan ulit. Yung isa itatabi ko yun for bukas. Ilalagay ko sa ref. Guys, pumunta rin ako ng Jollibee. Nagmadali na ako. Ito yung order ko. Tapos, ito yung dinaguan. And then, si Hugo, in-orderin ko ng spaghetti tsaka burger steak. Gagawin natin. Sample lang. Kasi pag si Hugo, nakikita niya na may kausap si Dan, nakikisabay talaga siya. Oh, why
Dalagyan natin. Hello. Daddy, daddy, someone is calling, dad. Hello? Oh, yes. Daddy, daddy has a meeting, ha? Huh? You go? Diba, dad? We are the diba, dad? Nananadya? It's not for playing. Who said that? Who said that? Daddy. Ay, what? Hey, what? Eh, tell Wawa, tell Wawa. Just two sprays. I cannot play. Papa, be good man. No, no, mommy said that. Wala! I didn't say that! Yan yung guys, simula yung by schedule dito na MWF lang lalabas. Tsaka iba-iba naman yung mga pwedeng lumabas ng Thursday, Tuesday, Thursday, Saturday. Ganito ka traffic. Nakakaloka. Ayan. Bago makapunta sa Talipapa. May kukunin kasi ako dito. Lagay sa mga na-in-order kong washable na face mask. Ayan. Guys, nayakult na. So, ayan guys. Gusto kasi ito ni Mama. Dinoble ko na. Masarap din siya sa Graham. So, ito na yung mga pinagbibili ko. Alos pang inom-inom lang. Kasi naubusan na kami. And then, pang Graham ulit. Pero ito na yung gagamitin ko. Kasi wala nang, ito na lang natira. Pero 4 pieces yung binili ko niya. Dito na in-order kong ano, ang tabilo-bilo. Kain guys, ang sarap. Hmm. Sa, in-order ko ito sa tapat ng bahay namin. Sarap, in fairness. Ayan, sa akin, meron kami. Ha? What are you making? What are you making? What's that? Ano bang ABS? Bridge? I make a bridge. Yeah, okay. Bahay na ako guys. Dito na ako. Naglalambing lang ito eh. My baby boy is so sweet. Hi! Behind where? So, yun na guys. Tapos na, finally, nagawa ko na yung mga dapat kong gawin. Di mo kumain, dad? Di ka kumain? No. Ito? Kumain ako, baby. Oh, grabe, mabenta yung Graham ko, oh. Sino kumain yung mga yan? Kami dalawa. Happy din. Kapalik na ako kumain. Kayong dalawa? Grabe, teka lang. Kuha pa ako. Ayan, kuha pa ako kay daddy. Oh, para pupunta lang ako sa district para sa Nestle. Kaya mag na-uwi doon na lang ako sa Talipapa ulit. Dahil sobrang dami. Dapat kasi bibilin ko yung bilog. Yung bilog. Ano yung ba yung bilog-bilog na yun? Yung Nestle cream na bilog. Ubusin mo na kaya. Gagawa naman ako tomorrow. Kainin mo na ito lahat. Ayun. Malit lang kapag. Dapat nga meron pong ano sa taas. Babawasan ko daw yung Graham, sabi nila. Masyado daw makapal for them. So, ayun, babawasan na lang. Tomorrow, adjust. At least, alam ko na next time. Dado. Masarap sana yung ginawa ni Mamang Tokwa. Kaya lang, sobrang anghang. Pero in fairness ha, sulit yung in-order kong bilo-bilo na wala na yung cravings ko sa bilo-bilo. Kasi ang sarap gumawa ng kapitbahay namin. Sulit naman yung in-order ko sa kanya. Sobrang happy ako. At, ano ba, saan ba naubos yung oras ko? Yung nasa Shopwise. As in. Tapos, binili na kita ng sola. Apat na piraso nila ng Dudon Dad. Yung last na yun. 4 pieces. Dalagdagan ko sana. At buti may Yakult. Yung ano, lemon. Wala na yung peach. Marami natin nag-hoard eh. Tapos, tawag dito, pagdating ko doon, medyo, yun, mahaba yung pila sa labas. Pero sa loob, sakto lang. And then, wala na masyadong minion. Wala ka na masyadong mabibili. Siguro kasi, diba, MWF lang talaga kasi kami pwedeng mag-grocery. Wait lang guys ha, kakain muna ulit ako dahil, ano oras na ba? 5 o'clock na. Ayan, bumili ako ng 30 pesos plus isa. Dinamihan ko na yung face mask kasi. Saka yung ID ko, dapat lagi yung sabot ko. Lalo na kay Papa Dex, yung disposable niya, grabe, dugyot na. Huh? Sabi ko, this disposable yan na hindi yan talagang sinuli talaga. Ingingitim na? Oh, as in ma, kaya sabi ko, dagdagan ko na yung bili ko kasi nga, grabe naman yung, maitlog to ma.
Ano may sabihin ko, yun nai, naginawa ko ngayong araw na to, naubos yung oras ko sa pila, sa parking. Minsan, alam mo yun? Sorry. Yung maghahanap ka ng parking, nakakaano rin yun. Kaya minsan, mainit naman pag bibili ka ng parang, ang tawag doon yung service na parang motor-motor. Ganon. Parang, di ba? Ano pa ba? Yun lang, wala masyadong ginawa. Kasi kailangan ko bumili ng... Yung Yakult pala, 5 pieces lang or 5 packs lang yung pwede mong bilhin. Na Yakult, hindi ka pwede mag-hoard. Pero ang daming stock sa Shopwise. Tapos, yun, wala na rin masyadong mga... Pero excited ako sa ulam namin sa Sunday. Share ko sa inyo. Patry kong i-film kapag may time. Talaga, wait lang guys. You guys, it's cold. Bahay na kami, huh? Guys. So, ayan, pinapakain ko siya ng spaghetti habang busy siya. You want Dutch meal? Later. What's that, Hugo? I made you an apron. Wow, thank you. A big apron. Thank you. Oh, with wings. With wings? With wings. Wow. Mommy, I like wings. Okay. Do you like wings? Yeah, I like it. Mommy, is you too tall? What? Is so big? Yeah. That one is okay. That one is okay. Yeah, thank you. I am Moses. I already read to you that story. Let's find another story, okay? But maybe not. I'll check. Okay? Check. Mm. You know what you're going to read? Okay, I'll check it out. Did you miss me? About... Are you going to read about... The Bible story. Bible story. Did you miss Daddy? Yeah. Did you miss Daddy reading to your book? Yeah, I miss Daddy reading me a book. Okay, I'll read you a book now. Reading the book night. Okay. At night. Okay. You read the book. How's the aircon? Good. Is it cold? Good. It's cold. We had it clean up for you, Hugo. That's for you. Today. You're so cute. My tummy. You can buy tummy. I read you a book. How much do you love Dad? So much. Daddy's not broken. Yeah. Dad, you broke it. I broke it. Yeah. Let me see what story I'll read to you. Yeah. No. Light them properly. Pee-hole. Your hand is a? Pee-hole. Okay. Wow, Daddy, oh, look at him. Wow. Parang ikaw eh. Tignan, ikaw na, ikaw yan. Pag nanonood or may binabasahan siya naman. Hugo, I read to you today a story of Solomon. Ba't kayo ang pwesto niya? Solomon? Yeah. You know who is Solomon? Solomon is the son of David. Remember David? The one who killed Goliath? You remember? You remember David, Hugo? You remember David? You remember David? Right? You're not answering. You remember David? You remember David? The one who killed Goliath? The shepherd boy, right? He has a son. He has a son? His son's name is Solomon. Solomon. Say Solomon. Solomon. Okay? So today's story will be Solomon saves a baby. Baby. Okay? So, what do you ask God? God and... You want a Big Mac queen? Just like that. Okay. So that's what you want. That's but you know Solomon? When God asked him, Solomon, what do you want? You know what Solomon said? He did not ask for toys. He did not ask for food or for nice things. He said, Lord, please give me wisdom. He asked for wisdom. You know what's wisdom? Wisdom is knowing what is right from what is wrong, making good judgment. Okay? So he said, Lord, please give me wisdom because I want to know what is right and what is wrong. I want to rule God's people wisely. See? He said he wants wisdom. Wisdom is here. So wisdom is here so that he can rule God's people wisely. See? Okay? See? You see? Now, that's what he asked.
And then, God granted Solomon's wish. And he gave him wisdom. And you know what? He became the most intelligent man in the whole world at that time. Mars is the hot planet. Mm-hmm. Mars is the red planet.